Ej Laure. Iiwan na nga ba ng tuluyan ang UST? At tutulungang depensahan ang championship title ng cherrytiggocrossover. Pero bago pa man ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and paki-spike na rin sa bell button para sa mga follow-up. Nakapirma na sa nalalapit na open conference ng Premiere Volley League o PVL ang UAAP Season 77 Rookie of the Year na si Ej Laure, na ikinumpirma ng ama nila na si former basketball player Eddie Laure. Sa ngayon, ay kasama na si Ej sa mga practices ng cherrytiggocrossover. At dito na rin magtatapos ang halos 8 taong pananatili ni Laure sa UST. Sa pagpirma sa isang PVL club, ang 5'9 spiker ay kailangang maging pro dahil hindi kinikilala ng UAAP ang lisensya ng espesyal na panauhin ng Games and Amusement Board. Back in UAAP Season 82, bumalik si Laure sa Golden Tigresses pagkatapos ng 2 taong pagkawala sa kupunan. Gayunpaman, naputol ang paligsahan dahil sa patuloy na pandemya. Nakasama pa niya ang kapatid nitong Rookie of the Year din na si Ej Laure. Kwalipikado pa rin naman sana si Laure na maglaro sa parehong Season 84 at 85 dahil kaka-25 pa lang niya sa July 31. At eto rin ang magmamarka ng pagbabalik ni Ej Laure sa prangkisa ng futon pagkatapos makipaglaro mula 2016 to 2020. Tutulungan din ng 5'10 middle blocker na si Nakarandang at ang 5'8 spiker na si Doromal na depensahan ang defending champion ngayong Open Conference. Parehong pumasok na free agency after mag-leave of absence ang Perla Spiker para sa season na ito. Sa pagsisimula ng Open Conference sa March 16, makakasama pa rin naman ng Cherrytiggo ang kanilang mga star player na sina Manabat at Paat. Their campaign with Nakkon Ratchasima in the Volleyball Thailand League ay matatapos rin before the PVL. Madedepensahan kaya nila kahit wala si Jaja? At kakayanin kaya nila Paat at Manabat na buhatin ang kupunan sa finals? So that's it. Thanks for supporting this channel and thanks for watching.